Ano ba naman yung si David Licauco? Wala man lang kalatoy-latoy magharana. Parang nasa-sense ko yung paglaki ng ulo ni Herlin Budol. Sorry to say, ha. Feeling niya sikat na siya. Ang pamilya ni Rico yan ay nagsalita na, I asked everyone concerned to please stop using Rico's name. Ito na ang latest, kaya tumuto ka na dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na dali. Ito na ang latest! Hello mga kapit, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lord! At ito naman po si Papa Ogie, Ogie Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin. I-chika mo na! Dali! Nagmamadali po kami dahil mauubusan kami ng araw dito sa Samantha de Taan, sa Lemery, Batangas. Yes. Ang bayan ni John sa Saragosa. Yes. Diyosa po. Ay, naku, magpunta kayo rito sa ano, in fairness, pag nakakaisip kayo nang gusto nyo ng ano, yung overlooking Taal. Yes. Ayan po, nasa likod namin. Nagtatago lang. Nagtatago lang siya. At syempre, meron itong 5 bedrooms. Yes. Oo. Bongga rin ang parking. Uh-huh. Marami din. At syempre, friendly ang staff. Yes. At syempre, pet friendly din sila. Yes. Up to 20 packs kasha dito na. Oo nga. Ayan. Kaya na-enjoy namin ang bongga ito, no? Yes. Kasi hindi lang ito dito, Ogie, staycation. Pwede rin itong pagdausan ng mga events. Oo. Ay, kasal. Birthday, di ba? Oo, ayan. Tapos, ang tanawin ninyo, yung makakita ka lang ng tanawin, parang nalilinis yung mental health mo. Parang yes. Ganon, di ba? Oo. Na-recharge. Parang ngayon, meron ding klima ng Tagaytay. Kasi malapit na to sa Tagaytay. Tama. Eh. Oo. Malamig. So, 2 hours lang from Manila. Oo, kaya yan. Samantha de Taal po. Meron diba, po silang Facebook. Meron din silang Instagram. Diba? Oo, bongga, ha? Bongga, ang lamig. Hinahangin na naman yung hair ko. Tinali ko na nga, hinahangin pa. Oo, kaya syempre kasama natin ang pamilya natin dito, no? Yes. At yung staff ng OGT Productions. Yes. Nagliwaliw muna ng konti. Diba? Oo. Ito talaga dito sa Samantha de Taal. Talagang sobra tayong excited, sobra tayong naaliw. Yes. Pero ito nga, mayroong issue. Ay! Ano? Kasi nga, ito raw si David Licauco. Oh! Na nag-serenade doon sa katatapos lang na Miss Grand International. Oh! Oo. Naku, ito na nga sabi nila sa mga comment section. Hmm. Ano ba naman yung si David Licauco? Wala man lang kalatoy-latoy magharana. Ay! Oo, inaantok na yata porque inabot ng madaling araw yung Miss Grand. Oo. Miss Grand Philippines. Correct. Kaya, Diyos ko. Yun nga, Loy, umani ng batikos. Oo, alam mo naman, di ba, sikat ngayon si David Licauco. Oo. Dahil nga dun sa kanila ni Barbie. Yes. Dun sa Maria Clara at Ibarra. Yes. Siyempre, Diyos, ano nga yung taguri kay David? Parang pambansang Ginoo. Oo, pambansang Ginoo, di ba? Kaya siguro nandun siya dahil Ginoo siya at napapalibutan siya ng mga dilag. Oh. Kaya nga lang daw, yun nga, yung mga comment section, ayan, kung mababasa niyo naman, yung iba parang sinasabi nga nila na antok na si David, at kaya wala raw kalatoy-latoy, kaya pati boses daw, inaantok din, nangangawit na yung boses, nangangalay na, yung ganon. Pwede ba walang kalatoy-latoy? Ano ba kinanta niya? By God, then I would... And I am going wherever you will go. Ganyan yung pagkakanta? And the Lord. Ah, wala nga kalatoy-latoy. Hindi, inano ko lang. Parang isinatinig ko lang. Oo. Pero feeling ko, yung napanood na yun ng mga tao. Kasi ano yun eh? Ah, hindi siya live. Ah, hindi ba yun live? Hindi siya live. Hindi pa yun live, ha? Kasi sinasabi doon ng iba, parang ibang kandidata daw, inaantok na din. Oo. Kasi nga, past 1 na natapos na, mag-aalas 2. Oo, yung mga ganyan, lalo na, syempre, nakatutok ang lahat kay David. Oh. Dahil nga siya yung sikat. Feeling ko kasi that time, parang hindi gusto ni David yung ginagawa niya. Parang medyo awkward siya. Parang hindi siya sanay
na nandun lahat ng mga girls. Parang ano, yung sanay siya na nanonood lang sa kanya, tapos kukuha lang siya ng girl. Ito kasi napapalibutan siya. Parang pinag-stay talaga siya sa gitna. Ate Ogie, dapat ba napapaligiran ng boy? Gata. Hindi. And, tayo yun. Oh, tayo yun dapat napapaligiran ng boy. Hindi. Ako lang parang medyo conscious siya, medyo awkward siya. Kaya siguro hindi lang siya sanay talaga mangharana. No, sanay siya sa mga out of town na kumukuha lang ng girl from the audience, yung ganon. Pero siguro ano to, parang baptism of fire, ika nga. Yung kanyang pagpunta sa entablado para kantahan, haranahin ang mga kababaihan. Pero syempre, doon mo makikita conscious talaga siya eh. Pero there's always a first time for everything, di ba? Yeah, oo. At least, ano, next at time... At least na-experience niya. At next time, kung may alok ulit, pag-iisipan na niya, teka, baka mabash ulit ako. Pero aware si David na binabash siya. Oo. Feeling ko aware siya doon. Nababasa niya yan. Eh, I'm sure aware din siya. Yung constantly nababash din siya tungkol sa kanila ni Barbie. Bakit? Kasi nga sinasabi ng iba, paano pa daw ba kinakaya ni Jack Roberto yung sweetness nilang dalawa? Ah. Kasi pati sa mga sagutan nila sa reply, ang tatamis. Baka diba? Ba, ano lang, nagpapakyut sa mga fans. Tinitest lang nila kung gaano karami yung fans nila, kung gaano ka-active. Ayun, click naman silang pareho. No? Kaya I'm sure na intindihan naman ni Jack Roberto yan. Dahil sila pa rin naman. Oo. Pero ikaw, sa tingin mo na, naapektuhan ba o hindi naapektuhan kahit panton si Jack? If you are in his shoes, wow, English. If you are in his shoes. Eh, di ba hindi nga ako nagsasapatos? Oo nga pala. Iniiwan mo pa sa labas ng elevator tsaka sa escalator, di ba? Oo. Pero ang gwapo ni David Licauco sa stoon. Fuchsia ba yun? Fuchsia pink. Oh, spell fuchsia. Parang pink naman siya, Tito Ogie. Diba? Ayaw ko sa'yo. Anyway, ayan. Ako. Kaya next time siguro, no, aalamin na ni David kung babagay ba sa kanya, kung kakayanin niya, kung successfully maitatawid niya yung ibinigay sa kanyang task bilang haranista. Pero part pa rin naman yung entertainment night, di ba? Dapat yung projection, yung audience impact, di ba? I'm sure malaki natutunan dyan ni David, no? At ng syempre ng kanyang management. At hindi rin naman siya isasalang ni ALV dyan, ang kanyang manager. Kung hindi kaya ni David. Pero dapat ito, Ogie, hindi binabash si David. Bakit? Naranasan ko na din mag-host. Tapos nakakaantok talaga, lalo na yung mga amateur contest na yan. Ako nakakaantok dahil paumagahan yan. Lalo na ikaw, kawawa ka, may isang pansit lang at dinugaan. Binabait sa akin. Ito na nga, Tito Ogie, minsan nanghihip ako ng kape sa mga tanod, sa mga barangay. Hinihingi mo pa talaga? Oo, sabi ko, paano pwede makahingi ng kape? Talaga namang antok na ako eh. Sumagot naman ang mga konsehal ng barangay. Ang inyo hubang kape ay dikap? Hindi na. Kahit sa baso nyo na lang ilagay. Okay na ako doon. Ano? Gaga! Hindi naman... Gaga, decaf, decaffeinated, hindi decaf as in sa cup ilalagay. Rude, decaf, ganon. Ay, pala yun. Buti hindi ko nasabi kahit sa plat. Naku, ako sa'yo, ayaw ni Herlin budol ng ganyan, ano? Ay, bakit? Oo, di ba, binash din si Herlin. May mga natuwa, meron din mga nairita. Kay Herlin Budol. Bakit nga ba, Loy? Kasi nga na yung in-announce na siya yung winner ng Mr. Rizzi. Corona yun, di ba? Parang kitang-kita daw sa mukha ni Herlin Budol na parang hindi siya masaya. Hindi siya masaya, no? Oo, parang may nag-crack pa daw yung face ng konti. Oo, talaga hindi siya ngumiti. Kasi siguro, yung cellphone ni Josa, minute niya muna. Siguro. Nakikipag-away sa kundig, ng mga ibon eh. Ay, ikaw, Nay, anong basa mo dun sa reaction niya? Nag-expect siya, hindi ng tourism, kundi siya yung grand winner. Yun ang basa ko sa mukha, Basa ko yun, ha. Kasi yun din naman ang basa nung iba. So, parang disappointed siya. Disappointed siya. Diyos ko, ayaw pa ba niya yun? Ang dami naman niyang awards sa kuha, hindi ba? Hakot award! At saka corona pa rin yun, di ba, Nay? Oo. She will represent our country dun sa Miss Tourism International. Nakalimutan yatang i-acknowledge ni Herlin Budol yung kanyang mga kakulangan.
yung mga kakapusan niya during that night. Mm-hmm. Oo, na alam mo naman ni Herlin kung saan siya malakas at kung saan siya mahina. Kung sa audience impact malakas siya, eh hindi naman yung audience impact ang nagde-decide. Kundi may mga hurado, may mga judges na naroroon. Ito ba yung pwede nating kunin o bigyan ng parangal para i-represent tayo sa buong mundo? Diba? Eh pagka ganoon na kasi tulad niyan yung mga sa Q&A, nagpapatawa pa. Minsan alam mo wala rin naman sa timing. Diba? Wala sa timing yung pagpapatawa. Although syempre tumatawa yung mga na nagro-root for her, no, doon sa harap. Kaya lang, di ba, yung sa audience mismo, yung mga hurado, pwedeng umiti yan, pero deep inside, naiirita sila. Pero diba? Hindi ka naman galit ka, Herlin Budo. Ay, yeah! Hindi! Ano ba? Hindi! Hindi, ako napapansin ko lang naman na parang ginawa lang ka na ng mysterism. Tapos parang nakabusangot ka pa. Uh-oh. Hindi mo pa ma-spelling yung mukha mo kung ngingiti ka ba or enough na ba yun, ito lang ba deserve ko, parang hindi. Dapat nga matuwa siya dahil meron pa siyang nakuha, di ba? Ako naman bilang matagal na sa industriya, Loy, parang nasisilip ko siya na parang yung mga ganitong mukha, ano mo, medyo lumalaki ulo nun. Lalaki ulo nun or malaki na ulo nun. Yung iba naman ay sinasabi, kita na napagod. Pagod na sa that night, pagod na sa nung time na yun. Pero hindi. Pero kung nanalo ka nga, ano, kahit pagod ka, gagawin sobrang saya mo. Tama, no? Ba yun? Oo, hindi, pero hindi, di ba? Lalo na pag pang beauty queen ka. Kasama yan sa sineminar sa inyo na kahit gutom ka na, nanginginig na yung paa mo sa gutom at kumakalam na sikmura mo, di ba? Talaga na grace under pressure, yes. At nakangiti ka pa rin pero hindi alam ng mga tao sa likod nun, gutom ka na. Yes. Oo, di ba? Parang pag-artista yan. Yes. Di ba? Yung sakit-sakit na ng kasukasuan mo pero nakangiti ka pa rin dahil, yes, yun ang eksena. Oh. Di ba? Yes. O na kailangan mapapilip mo yung mga tao na tumatawa ka. Yes. Pero pagkatapos ng eksena na yun, daling yun ako sa ospital. Ganon, di ba? Mm-hmm. Eto si, parang nasilip ko talaga, parang nasa-sense ko yung paglaki ng ulo ni Herlin Budol. Sorry to say, ha? O, kaibigan natin si Mamshi. Yes. O, Mamshi Wilbert. Pero, sana hindi ito senyales ng paglaki ng ulo. Kasi naririnig ko sa GMA. Oh. Oo, yung mga pagiging unprofessional ni Herlin din. Oh, talaga? Oo, sa taping, di ba? At dito rin, pag umaattend siya ng ng rehearsals, ng Miss Grand, nalilate din siya. Ah, talaga? Oo, parang gustong-gusto mo. Hindi ka galit Hindi, kasi sabi mo kailangan lagi nakasmile di ba? Oo, so baliktad yan. Yun yung totoo mong reaksyon. Galit ka. Oh, so galit ka? Ay, hindi! Kung galit... Pero hindi na totoo, Nay. Ano ba? Hindi yung pag-unprofessional daw ba si Herlin? Oo, yun ang naririnig natin. At sana, no, lalo na, sinusubo na lang sa iyo yung mga pagkakataon, yung oportunidad, i-grab mo, ingatan mo, mahalin mo, at pahalagahan mo. With a grateful heart. Oo, dapat ganun. Kasi nakikita ko talaga, yes, feeling niya sikat na siya. Talaga ba? Feeling niya sikat siya. Pero hindi ka naman galit kayo. Ay, hindi! Makagalit, ha? May nabasa naman ako dito, Ogie, na kaya daw siya gayon, dahil nga gutom na siya, dahil nag-prepare siya para sa swimsuit, hindi talaga siya nakain. Ay, hindi. Ay. Bakit? Siya lang bang gutom that night? Oo, nga. Siyempre, karamihan din ng, kailangan marunong ka rin umarte na hindi ka gutom, kahit kumukulo na yung tiyan mo sa gutom, hindi ba? Hindi, ito nga lang, labas to sa Miss Grand, yun yung mga nababalitaan natin. Yung pagiging unprofessional ni Herlin. Oo, lalo na sa call time. Late? Oh? Hala, the late Herlin? Daga! Iba yung the late. Sigok na yon. Ito late lang. Oo, tapos parang... Saan sa mga taping? Oo, tapos yung mga sa call time ng mga rehearsals, nalilate din siya. Baka sababihin naman nila, ako naman pupukulin nila, ako ibabash nila. Oh. Eh, sige. Sagutin niya ni Herlin kung bakit nangyayari yan, bakit may mga ganong sumbong sa akin. Na siya ay napaka-unpro.
Oo. Kaya sana lang, no, mabago yung tanaw ko, yung tingin ko kay Helen na sana hindi ito totoo. So siya ba na yung tinutukoy mo nung nakarang episode na yung hindi pa sikat, malaki na ulo? Hindi naman siya. Generally speaking yun. Oh, kasi nag-iisip din yung iba nating mga ka-update kung hindi sino naman yun siya, eh. Hindi naman siya. Ah. O, hindi naman siya lang. Ha? Hindi. Oh. Alam mo, ang tagal ko na rito sa industry. I know one when I see one. Hmm. Yung lalaki ulo, alam ko kung lalaki ulo o hindi. Iba yung professional pa rin dun sa ang dami-daming demands. Yung mga ganyan. Iba, magkakaiba. Pero itong Kerlin talagang noon pa, sabi ko, ay... Kasi nga, sorry ah, Mamshi. Kasi nga, sinubuan ng sinubuan ni Mamshi. Ng mga perks, ng mga privileges. Kung o, binigyan ng bahay. Kasi kung nung araw, walang bahay yan. Tapos, sige, tutulungan kita. Yung ikaw mismo ang tatrabaho, kaya ka nagkabahay. Ito kasi binigyan. Bumagsak lang sa... bumagsak sa palad niya. Ayan tuloy, akala niya, ganun ang negosyo, ganun ang industriya. Na pag nakakita ng potential sa kanya, eh, bibihisa na lang siya, babagsak na lang sa mga kamay niya yung mga kotse, bahay, kasikatan. Hindi. Paghihirapan mo talaga yan. Kaya lang, ito nga, isinubo na. Hindi siya na malengke, hindi siya nagluto para kainin yung pinamalengke niya. Ganun. So sana nga, nanay, may time pa para... Oo, may time pa naman para magbago. Tinan ko, tatanong ko ulit yung source ko sa GMA. Kung nagbago na si Helen sa mga late-late niya. Dapat pala si Ogie nang tinawag siya mystery sa mga expression. Ha! Ganun yung gulat. Oo, hindi. Miss Anggono Rizal! Uy, ikaw yun! Huh? Ikaw yun, Anggono Rizal. Ha! Pati reaction late. Ha? Oh, anyway, ayan, alam mo, ang dami ko nang nakakasalubong ng mga baguhan, ng mga sumikat. Parang kami nandito pa rin bilang managers. Pero parang stars come and go. Yes. But we, the managers, stay. Ganun yun. Kaya, at lalo na, hindi naman ako baguhan dito. Kaya, Helen, marami pang pagkakataon, marami ka pang chances. Sayang, andyan ka na, huwag mo nang sayangin. Yes. At saka yung mga nakakatrabaho natin sa production, yan ang mga ano, yan ang mga nagre-report. At saka yan yung mga sinabi mga na PA ngayon, producer na in a few years, production diba? Manager, tapos naging business unit head na. Kung kinagiliwan ka nila, sila mismo yung magpupush na ikaw yung puhin lagi. Correct. No? Ito, Ogie, naranasan pa din yung kay nangyari kay Herlin. Nanalo ka? Hindi nga, nanalo ako pero hindi ako naging masaya. Bakit? Yun na nga yung mga minor awards. Laging katabi ko yung natatawag. And number 2 ako, yung katabi ko yung tinatawag ng tinatawag. Sabi ko, the pleasant, munti ka na ako. Tapos nung sasabihin na yung nanalo, first runner up ako, talaga nakasimamot ako. Oh my God, bakit? Dalawa na nga lang kami naglaban, first runner up ako. Parang hindi, sponsor pa ang nanay ko yan. Ay, God. Grabe talaga, kita mo nga naman ha, hindi nagamit yung powers ni mother mo. Parang kung magiging masaya noon, Diyos ko. At least, no, first runner-up ka. Oo. Dadalwa na nga lang. Guys, speaking of first runner-up na, batiin din natin, syempre, ang ating pambata na si Miss Pauline Amelinx dahil first runner-up siya sa Miss Supranational. Sayang talaga, naiyak din siya kasi nga, almost di ba? Almost there eh. In fairness naman, maganda talaga yung sagot niya. Kaso nga lang, siguro nga, gaya nga na sabi mo, ang pagiging beauty queen, tadhana. Correct. Destiny yan eh, di ba? At syempre, ang ating pagbati na kay Miss Ecuador, si Miss Andrea Aguilera na nanalong Miss Supranational 2023. Ayan. Ay, Tito Ogie, ang dami rin nahaawa kay ano, kay Pauline. Bakit? Gawa na lagi rin siyang first runner-up. Sa Miss Universe, lagi siyang first runner-up. Nung huli na namang Miss Universe, first runner-up na naman siya nito. Pasasaan ba? Kita mo nga, di ba? Tatlong try din si Miss ano? Si Pia, di ba? Pia Words ba? Bago niya nasungkit. Hello, meron po tayong update tungkol dito sa issue na patay ay binubuhay ni Sabrina M, ang nagbabalik na sexy star na nakiklaim na siya ay naging karelasyon ni Rico Yan for 2 years na nasyak si Claudine. Bakit daw ginagamit si Rico at bakit patay na, kinakaladkad pa ang pangalan kahit ang kaibigan nitong si Sabrina M na si Katrina Paola ay nasyak din
dahil wala naman daw nasasabi sa kanya noon pa man itong si Sabrina tungkol dito sa claim nitong sila yung nagkaroon ng relasyon ni Rico yan. Samantala, itong si Sabrina M ay hindi pa rin natinag at pinaninindigan pa rin niya na nagkaroon sila ng relasyon ni Rico yan. At ang sabi ni Sabrina M ay wala siyang dapat na ihingi ng public apology dahil para sa kanya, yon sinabi niya ay yun ang nangyari. Hindi na natin mapapabangon pa ika nga ang patay, pero ang pamilya ni Rico yan ay nagsalita na at nakausap nga natin mismo, ako mismo, si Mami Sita yan through Bobby yan noong Linggo, 10 a.m. At ang sinabi nga ni Mami Sita ay pakisabi na lang ang aming statement tungkol dito sa mga nangyayaring ito. And we quote, "It has been 21 years since Rico passed on March 29, 2002. The pain of the family losing a son and a brother has been permanently etched into our being. The recent news swirling around Rico is very unfair. He is no longer around to give his comment to either refute, deny, or acknowledge the claims. It is not only unfair, but disrespectful. I ask everyone concerned to please stop," in bold letters ang stop, "using Rico's name for their own individual purposes. Please leave Rico and us in peace. Thank you. Sita yan, Rico's mother." Ayan po. Anyway, bukas naman ang OGDS Showbiz Update. Kung meron pang gustong sabihin si Sabrina M or kung meron pa siyang gustong i-claim na nakalimutan niyang i-claim nung siya'y nagpa-interview. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Sa lahat po ng aming mamanood na hindi pa namin subscribers, sana po mag-subscribe na po kayo dahil madali lang po. I-click lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay po ang aming episode nyo at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo na po yung below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kinlip nyo yung kayong unang-unang manonotify na meron kami latest update at syempre yes, pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe din po kayo dahil may channel po si Mama Loy. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. At parang hindi na po kayo mainip, nako, nandiyan po, nakapost na po agad yung aming pong 3 days ng bakasyon dito sa napakagandang Samantha de Taal. Yes. Diba? At syempre, Joza? At syempre sa akin din pong YouTube channel at sa aking Facebook page, hindi po ito Itbulaga, pero panay pa rin po ang aking sugod bahay. Ay? Sa lahat ng mga handaan dahil dito sa probinsya Tito Ogie, bawat gumagraduate na bata, eh lagi may mga handaan, may kaina. Sino ba naman ako para hindi maka... Wow! Yeah. Wow! Akala ko kinukuha ng sponsor ng at, handaan. At syempre pa ang aking pong panayam pa rin kay Doris Bigornia. Ang daming sumasaludo kay Doris bilang nanay na talagang kahit may kanya-kanya ng buhay ang kanyang mga anak, eh iniisip pa rin niya ang kanyang mga anak at na para hindi siya kunin ni Lord. Yes. Oh, yan po sa OG Diaz Inspires. At syempre yung gerang dinaanan dyan ni Doris, no? At syempre pa, ito ay nasa I1TFC na rin po. Yes. Ha? At syempre, meron din po kaming fanpage ang OG Diaz Showbiz Update. Correct. Ayan, nandyan din po sa Spotify at sa Apple Podcast. Uh-huh. Okay? Yes. At syempre, ang The Ohana Boracay Beach Resort sa Station 3 po ng Boracay. Kung gusto niyo po ng parang feeling nyo, ayaw nyo nang lalabas ng Boracay, doon na lang eh, nag-enjoy pa kayo, nakapagpahinga pa kayo. Yes. At nako, ang laki ng magagawa para sa mental health ninyo ng The Ohana Boracay Beach Resort. Parang ano, Highland Valley yan eh, di ba? The Valley of the North. Oo. Yeah, para din nila sa aking vlog. Alin? Yung Ohana. Oo, oh, di ba? Ngayon lang? Oo. Yes, tagal-tagal na yan ha, Josa, ha? At syempre, ay maraming salamat sa Premier Drip. Yes. At sa Celeb Skin. Ayan, happy 4th anniversary, Glenn Recto at yes, Puno. Maraming salamat sa pagpapaganda, ha? At syempre, ang The Ideal Vision na may 180 branches nationwide yan, ano? At syempre, yung nagpapaganda ng aming ngipin, Doc JC Solis lamang po ng Gorgeous Smile Dental Clinic dyan po sa harap ng Christ the King Church sa E. Rodriguez. Yes. Ayan. At ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Ocin Odie Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na
Sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag na wag po tayo makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing! Every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi ninyong inihirit sa amin? Ay! Ichiga mo na, dali! La 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 la! Ichiga mo na, dali! La 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 la! Ichiga mo na, dali! Dali, umuulan na! Umuulan na, Nay! Halika na! Umuulan na!